lugar sa mensa. Sir, oh, nabibilang pa naman po, sir. Nabibilang naman, sir, hindi naman po hindi naman po sobrang. Tama-tama. Basta blessing po. Sapat na. Tapos ano, anong ginagawa mo sa mga kinikilig sa endorsements? Marunong ka na ba mag-invest? Ang mas importante po sa akin talaga mag-save ako. Dahil darating yung araw kapag kailangan namin, may magagamit pa kami. At mas ano po ako, mas kuripot kasi ako. Dahil nga sa dami po ng pamilya ko, kailangan talaga hinay-hinay lang. Dapat mas i-budget ko talaga kung ano yung kailangan na. So sa ngayon, sinasabi ko po nila sa kanila, habang hindi pa tayo masyado, mas nakaka... Ano po yun? Hindi pa tayo mas nakakaluwag kasi sa sobrang dami po natin, ipindihin na lang natin yung kailangan lang muna yung mga needs lang natin yung dapat nating atuwagin at dapat nating... dapat natin ano po yung bilhin, hindi yung ano yung wants as wala na. So kasi darating din ang araw, pinaplano ko din naman po, kaya nagsisave ako, dahil yung plano ko doon ay yung mabibili na din ko ano yung talagang gusto nila. Darating din naman yung araw na yun. Tapos ngayon, pinapaaral ko pa yung mga kasin ko kaya. Ano yung alak mong bilhin na yung pagkasapat na yung pera? Kung ano po yung kakasaya nila? Like, bahay at lupa. Yun, need po yun, di ba? So yun po yung priority ko ngayon. Yung bahay po sa probinsya namin. Then, nandun po sila lahat. Opo, sir. Kasi yung lolo't lola ko po kasi napalaki sa amin. Bale, yung mga nanay-tatay namin, may mga... Opo. Yung mga kasin ko, naging kapatid ko na. Dahil may... Ganun talaga, yung pagkakataon na iiwan ka, tas lahat. Thank you, sir. So, may anong feeling, may na parang ikaw na ngayon yung nilalap ng kalina, parang yung tulong? Pangarap ko po talaga yun. Dahil yung mama ko po talagang naging breadwinner sa lahat. Imbis na kami lang dapat ng kuya ko yung sinusuporta niya, pero mas pinili niya din suporta yung lulot dala ko, yung mga kasin ko, kasi iniwan din sila ng namin nila. So, ngayon sinabi, nakikita ko yung mama ko, almost, ano na po siya, ay hindi, mahigit ano na siya doon, 20 years na siya din sa Japan, nag-OFW na siya doon, bali, sinakripisyo niya talaga na mapalayo sa amin para lang matustusan yung kailangan namin doon sa probinsya. Kaya ngayon, sinabi ko sa sarili ko, na ako naman, tas kaya masaya ako, at saka, doon nahihirapan ako kasi, biglaan sa akin yung malaking responsibilidad. Pero ngayon, ang pinaka-importante naman doon, mas masaya ako. Dahil iba yung feeling, iba yung happiness pag ikaw yung nakapag-angat ng pamilya mo. Ayun po, kaya lagi ko lang sinasabi sa mga kasin ko na huwag magbabago, maging ano pa rin, maging kontento pa rin sa buwan na meron tayo. So magaling ka ng mag-budget? Opo. Oo, dating. Siguro, ay dati po, dati may ano na po ako sa college ko, meron na ako, nagbebenta ng mga, kailangan ko ba sabihin, nagre-resell po ako ng mga ano, ng mga makeup, chocolate, ayun. Kaya parang mas nakakaalam na ako paano mag-budget, ito para sa pamilya ko, ito para naman sa future, to say, but... Appreciative naman yung family mo sa nabibigay mo po. Ay, sobra po. Alam niyo po yung probinsya po, di ba? Maraming salamat. Simple lang. Okay na sila. Hindi kailangan malaki ibibigay mo. Sapat lang. Okay na. Masaya. Masaya. Pag nagkukurikit ka sa sarili niya, ano yung pakiramdam ko? May gusto ka ba yan? Tapos, ano yung mabibigay mo? Ganun, di ba? Tiis mo lang talaga. Yeah, tiis, gano'n. Kasi importante nga sa akin ngayon yung mga kailangan namin. Pero meron mga dalawang beses na nabigay ko sa... Nabigay mo sa sarili mo na nabili mo. Ano po, yung pagbibihis, like yung magagandang, ano Tagalog natin? Mga damit. Ay, yung mga gusto kong damit na dati hindi ko lang siya mabili, tapos ngayon ko bibili. Kasi yung ibang sponsor hindi naman nagagamit sa akin. Depende sa occasion.
sir. Lalo na sa pamilya ko at ako, nakakain namin yung gusto namin kainin. Second chicken, pang ano lang naman yung pang birthday lang naman sa amin. Tapos ngayon parang natutuwa lang ako na halos araw-araw na sila gusto yung kung ano yung gusto nilang kain, makakain lang. Hindi naman sila chicken. Hindi, yung una po, yung nakakabila kami ng chicken. Araw-araw. Tapos ngayon, pwede isda ulit tayo. Ayun po. Ikaw ba, vain ka ba? Ay, sige, masasabi ko talaga ito po. Hindi talaga. Simula po nung naging public figure lang ako. Kaya nga po, dahil po sa kanila, yung tatlong beauty products ko na pinagkatiwala sa akin na naging endorser pa ako, mas yung Vice Cosmetics, tapos yung pangalawa, yung Belo ko, Papaya Belo. Tapos, ay, Belo Papaya, sorry po. Belo Papaya, tsaka yung Mega. Ayun po, mas naging, ano, mas kumpiyansa na ako sa sarili ko at mas naalagaan ko rin yung sarili ko. So, ginagamit mo rin yung endorse? Opo, sobra. Siyempre, tapos libre pa, sir. Dapat mo lang bumili sa produkto bago mo i-endorse. Oo naman po. Kasi, mas importante kapag totoo talaga, galing talaga sa puso mo, gusto mo talaga yung product na yan. Para naman, mas ma-share mo talaga sa lahat ng mga nanonood. Oo, at epektibo. Ang mga cheese sa atin dyan sa mukha natin. Tanggal yan sa Megan P. Love!